Hey, sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Si Kurt nanonood. O isa sa ano, mga laging pumupunta dito sa Pasig para mag-report yung Kurt TV. Napapanood ko minsan yung mga video nila. Magandang hapon po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ayan, so magsisimula na po tayo in mga 1 minute. Inayos ko lang po ang mga gamit ko. Kamusta? Kina Ma'am Rosalia, kina Ma'am Lynn, Sir Dewey, kamusta kayo? Maraming salamat. Okay, medyo marami tayong kailangan pag-usapan ngayon. Subukan natin gawin na simple lang at hindi masyadong komplikado. Bagamat medyo marami po talagang changes. Narinig naman po natin yung announcement mula sa ating national na pamahalaan, mula sa ating IATF. Ngayon may mga iba pong guidelines, inaantay pa po talaga natin mula sa national, specifically sa kayong official na po na ma-i-transmit sa atin. Pero generally speaking, ay ito na po yun, ito yung hawak ko, available naman po ito sa public at meron na rin yata ang mga nag-post online. Ano? So ito po yung ginagamit natin ngayon, ito yung pinaka-guidelines na binaba sa atin ng ating national na pamahalaan. At ito po yung susundin na natin. So, kita po natin mula po dito sa ECQ, magta-transition po tayo sa modified ECQ. Sorry. Modified ECQ. Ngayon, ano pong ibig sabihin ng MECQ? Okay, huwag po tayong malito. Actually, kung sa akin lang, huwag na natin intindihin kung ano yung pangalan mismo. Alamin na lang natin kailan tayo pwede lumabas ng bahay, anong dahilan, anong pwedeng dahilan para lumabas ng bahay. Gawin na lang natin simple. Hindi na kung ano ba, ECQ, MECQ, GCQ, meron pa daw, JSQ. So ito po. So didiscuss natin ano yung pwedeng gawin, ano yung hindi pwedeng gawin. Ngayong nasa modified or MECQ na po tayo. Modified Enhanced Community Quarantine. So dito po, insofar as kung sino pwede lumabas ng bahay, halos ganun pa rin po ano. So didiscuss ko na lang din po pati yung permit to leave premises natin, yung barangay coding natin, ano mangyayari dito. In light of the new pronouncements of our national government, yung transition natin to MECQ. Yung mga sa medical side, yung medical na aspeto, yung healthcare system or healthcare interventions natin, hindi ko na po masyado i-discuss ngayong hapon, ano, dahil may mga mas pressing concern tayo. Lagi ko naman nababanggit at minsan nababalita po yung mga ginagawa natin na healthcare intervention. In place po yun, yun pa rin po yun. Hindi ko na po i-discuss sa araw na ito. Yung ginagawa natin sa COVID Referral Center, excuse me po, yung COVID Referral Center, yung quarantine facility na centralized quarantine facility, reassure ko lang po kayo na safe yung mga pasilidad natin. Pati po yung ginagawa natin ngayon sa Rizal High. Nakita nyo naman po yung sa Children's Hospital na kinonvert natin to COVID Referral Center. Nakita nyo naman po safe yung mga nasa paligid, yung mga nasa kalapit na lugar ay wala naman pong naging problema. Dahil hindi nga po tumatagos ng pader itong virus. Sa close contacts natin ito makukuha. So kahit nasa katabing bahay nyo po yung virus, basta hindi kayo lumalabas ng bahay ninyo, hindi, wala kayong close contact dun sa carrier ng virus, safe na safe po tayo. Huwag po tayong mag-alala. Ang importante, as much as possible, we stay at home. So, yung mga malapit nakatira sa Rizal High School, huwag mag-alala. Gaya lang din po yan ng mga malapit nakatira malapit sa PCCH o Child's Hope na ginawa natin COVID Referral Center. So,
I hope ma-reassure po yung mga residente ng lugar na yon. Nakikipag-ugnayan din naman po tayo sa barangay na Kanyugan, na pati po yung sa Kapasigan. Okay, so bago pa tayo nagsimula, aware na sila doon. So ano ba ang itong modified ECQ? Siguro sa pinakamadaling explanation dito, yung maapektuhan po tayo, lalo na po yung mga nagtatrabaho, yung may mga trabaho, yung mga allowed na establishments na magbukas, medyo dadami ho ng konti. Pinapayagan na po yung mga, tawag dito, yung mga manufacturing, ito po, buksan ko para exacto na po, hindi na, yung mga government workers, ganun pa rin po, skeletal pa rin po tayo. Yung mga LGU workers natin, yung mga kawanin ng pamahalaan ng Pasig, malapit na pong ma-release yung inyong mid-year bonus, yung tinatawag nating 14th month, pati yung mga rice allowance natin, malapit na po. Okay. Ngayon, ECQ to modified ECQ, stay at home pa rin po. Yan pa rin po yung pinaka-guideline natin, yung pinaka-rule natin, stay at home pa rin po tayo. Pero again, dinadamihan na po yung pinapayagan ng ating national na pamahalaan na maaring bumalik sa trabaho. So, ayan. So yung mga, pati po yung mga malls, pwede nang magbukas ulit under modified ECQ. Pero hanggang 50% lang ng original work capacity, yung employees niya, nasa kalahati lang po ang pwedeng pumasok sa ngayon. Ayan, so yung mga other financial services, legal, yung mga law firms, accounting firms, consultancy firms, pwede na magbukas. Pero as much as possible, kung kaya po at kung maaari, work from home, yun ang option natin. So, mga law firm, halimbawa, kung pwede po yung mga abogado ninyo, yung mga paralegal ninyo, manatili po sila sa bahay, work from home. Yung mga kailangan lang pumasok, yun lang po dapat ang pumasok. Maximum of 50% ang on-site na pinapayagan ng ating IATF. Research and development, advertising, market research, computer programming, publishing and printing activities. Again, lahat to 50% ang workforce na pwedeng pumasok. Ano pa ba? Basahin ko na lang po, other activities, photography, fashion, industrial, graphic interior design, wholesale and retail trade of motor vehicles. Yan. Ito yung medyo big deal po siguro. Ito, pati yung mga mamimili, sigurado magiging interested dito. Malls, commercial centers. Kung tutuusin, hindi naman ganun karami ang mall sa Pasig. Ano? Kasi karamihan ng mall na malapit sa atin, either na sa Mandaluyong o na sa Quezon City. Pero meron din pong iilan mall sa atin, 50% din. Tapos yung mga movie house, hindi pa pwede. Yung mga leisure entertainment areas, hindi pa po pwede mag-open yun. Pero yung mga tindahan, yung mga bilihan ng equipment, damit, pwede na po mag-open, muli po 50% lang ng workforce nila ang allowed o pinapayagan na pumasok, 50%. So, hihingi tayo ng tulong sa mga mall, sa SM, sa Ayala, lahat po ng mga mall, hihingi po tayo ng tulong sa kanila para ma-monitor po natin na 50% lang muna ang pinapayagan pumasok. Ganun din po yung sa bookstores, hardware, clothing, accessories, baby care, supply stores, pet food and pet care supplies, IT, electronic equipment, flowers, jewelry, novelty shops, antique shops, perfume shops,
Pati toy store nandito, bawal lang yung kung may playground o may amusement area, bawal po yun. Pero kung yung toy store lang mismo, pwede. Ang hindi po pinapayagan, ang bawal pa rin po, kung may makita kayong nagbubukas at nag-ooperate sa mga babanggitin kong susunod, paki-report po sa amin o sa pulis kaagad. Yung mga sports facilities, gyms, bawal pa rin po. Kasi ano yun eh, mabilis mag-contaminate. Alam mo, gym, o gagamitin mo yung equipment, yung susunod na tao, gagamitin din. Eh, kung positive yung nauna, talagang mabilis ang hawaan doon. Entertainment katulad ng cinemas, theaters, karaoke bars, bawal pa rin po. Doon na lang po muna tayo sa bahay magkantahan. Kid amusement industries, yung mga playrooms, yung may mga rides, bawal. Libraries, bawal pa rin po. Mga museums, mga tourist destination katulad ng beach, wala naman po tayong beach dito, no? Pero yung mga swimming pools, bawal pa rin ho. Travel agencies, yun na medyo ano to, ha? Hindi masyadong exciting, pero kailangan ko lang pong isa-isahin. Personal care, yung mga massage parlors, sauna, waxing, ano ba tawag doon? Salon? Waxing, ano ba siya? Ano ba tawag doon? Ikaw yung madalas pumunta sa mga ganun eh. Waxing facility? waxing salon, yun. Mga ganun, yung mga pinupuntahan lagi nung staff namin na si Cha, bawal pa rin po. Okay? Kahit mag-GCQ, bawal pa rin po yun. So yun po, ano, basically, ito yung pinakamalaking pagkakaiba. Ngayon, ang pinaka-problema natin, o pinaka-challenge, yung sa transportasyon. Dahil hindi pa rin po pwede yung public transport, hindi pa siya pinapayagan sa ngayon. So jeeps, mga buses for hire, hindi pa rin po pwede under these guidelines from the national government or from the IATF. Hindi pa rin po pwede. Okay, so ang challenge, dadami yung pinapayagan natin pumasok, pero yung public transportation limitado pa rin. Na tama din naman po itong decision na ito kasi kung nasa confined space ka katulad ng isang jeep o katulad ng isang bus, MRT, LRT, medyo mataas po yung risk, ano? So ito ngayon yung tricycle ho, hindi pa tayo 100% sure. So magpapaalam pa tayo dahil meron nakasulat po dito na may pwede magbigay ng exceptions ang LGU with DILG permission. So titingnan po natin, makikipag-ugnayan tayo sa DILG, we will make the appropriate announcement pag pwede na. Friday po ang simula nito. Hindi ko yata nabanggit, no? Friday po ang simula, May 15, yung mga changes na ito. So alamin niyo na lang po, kung ikaw po ay isang empleyado, isang nagtatrabaho sa Pasig man o sa labas ng Pasig, alamin niyo na lang po sa employer ninyo kung papapasukin na po kayo. Ngayon po, ang importanteng malaman natin ay kung ano ba yung pinapayagan. Tapos, yung barangay coding sa mga establishmento, i-enforce pa rin po natin. May konting changes lang po. Sa market, pareho pa rin. Ano, yun pa rin. Kasi nakita natin na bawasan ng 70% ang bilang ng tao sa ating palengke o yung Pasig Mega Market. Alam po natin, sentro ng lokal na ekonomiya ang palengke. Lalo na yung mega market natin. Kaya medyo mataas talaga yung risk dahil from all 30 barangays at mula pa sa ibang LGU, on a normal day, talagang pinupuntahan nila. Nagdadagsaan po talaga ang tao sa ating palengke. Isa po ito sa pinakamalaking palengke sa buong bansa. Kaya ito po, talagang pinupuntahan ng mga tao. At kung hahayaan lang natin, ay baka maging venue po ito ng hawaan. Tapos magkakahawaan sila doon, babalik sila sa kanya-kanyang mga kani-kanilang mga tahanan at barangay or LGU, eh, delikado po yan. Baka maging super spreader, hindi po yung isang tao, kundi yung market po. So iko-continue po natin yung barangay coding sa Pasig Mega Market. Nakita po natin, epektibo siya, no? Monday to Saturday.
More than 60% ang nabawas eh ng tao sa palengke. Binibilang po namin yung tao at minimonitor natin, lalo na yung peak hours na 6 to 10 a.m. hanggang 11 a.m. Yung po talaga yung peak hours. Eh, inihikayat ko po kayo yung mga pumupunta po ng palengke natin, yung mga mamimili po. Subukan niyo pong 11 a.m. onwards pumunta sa palengke. Mas konti po talaga yung tao. May mga mabibili pa rin naman kayong sariwa sa ating palengke. Kahit sa hapon, meron pa rin po. So kung pwede naman, try nyo po, sa hapon kayo punta. Bukas pa rin naman, ganun pa rin, makakabili pa rin naman po kayo. Pero mas mababa yung risk para sa inyo. Dahil mas konti po talaga yung tao. So again, pagpapatuloy po natin yung barangay coding, may dun, lalo na dun sa mga lugar kung saan gumana siya, yung minomonitor naman natin dito, yung malalaking establisimento eh. Yung mga supermarket, grocery, na sobrang haba ng pila at araw-araw pumupunta yung ibang tao. Yung mga neighborhood store, kung ano po sabihin ng barangay, may rekomendasyon ng barangay na ito po, neighborhood store, pwedeng araw-araw pumunta dyan yung mga tao, lalo na yung mga malalapit lang. Yung mga iba naman kasi hindi, walang refrigerator sa bahay. Hindi makabili ng para sa ilan araw, talagang bumibili araw-araw. Yung iba naman hindi makapagluto, bibili sa karinderya ng tanghalian, hapunan. So okay lang po 'yun, pinapayagan natin 'yun. Basta bumili lang kayo, bumalik na kayo kagad sa bahay. Kailangan po yung lalabas ng bahay para bumili, meron pong permit to leave premises or PLP. Mahigit 99%, actually yung report sa atin ng PNP, almost 100% ay nabigyan na po ng PLP, ng families. Kung wala pa po talaga, tumawag na lang po kayo sa hotline natin, sabihan niyo po yung police. Yan, so, pero kailangan po, paglalabas kayo ng mga tahanan ninyo, dala niyo po yung PLP, huwag na po tayong maglokohan. May mga iba po, nahuhuli namin. Pag nahuli kayo, kayo rin po yung kawawa. So sana wag na po tayo gumawa ng wag na natin i-photocopy, wag na tayong gumawa ng kopya ng PLP, wag na natin i-forge, wag na natin i-falsify. Yung mga nakakaisip pa ng mga ganitong gawain, tigilan niyo na po kasi yung mga nahuhuli natin, kawawa po talaga. Ayaw naman natin magpakulong ng tao, pero kung gumagawa na talaga ng kalokohan, nagfo-falsify na ng public document, kailangan po talaga ipakulong natin yun. Anong choice na binibigay nyo sa akin? Anong choice binibigay nyo sa police? Wala ho. So, ayan ho, ano. So, mag-comply po tayo. Sa manggahan, medyo iba po yung gagawin natin dahil nakita natin hindi masyado gumagana yung barangay coding, lalo na sa Napico area. So, may adjustments tayong gagawin nun na i-communicate po natin sa barangay ninyo. Okay, pero the rest, ganun pa rin po, same yung ating barangay coding. Again, yung mga neighborhood stores, pwede kayo pumunta, yung mga karinderya, sari-sari stores, no problem po, pumunta pa rin. Pwede pong bumili doon. Hindi po yun sakop ng barangay coding. Sana malinaw po. Yung KTV bar, yung may nagtatanong tungkol sa KTV bar, pasensya na po. Masyado mataas ang risk para dun sa mga karaoke o ano. So, bago po ako pumunta sa next topic, titingnan ko lang po yung mga common questions. Okay, allowed na po ba ang church? Yung building allowed ho na manatili siya dun. Piloso po talaga itong si Charlie. Gatherings po hindi pa rin po pwede. Okay, so pasensya na ho. Nag-agree din naman ako sa sinasabi ng IATF, masyado po mataas yung risk kung papayagan natin ito. So, karamihan naman po ng mga church, mayroong mga live stream, web streaming. Ako po, sa Victory ako nagsisimba. Hindi po talaga kami makapagsimba ngayon sa live stream muna. Sa YouTube, marami pong mga ano, kahit ano po yung relihiyon ninyo o sekta, meron pong mga available. Cosmetics department, yes. So, papayagan na po siya. Mukhang nauubusan na po ng makeup ang mga kababayan natin. Electronics, yes, nabanggit ko na rin po. Hair salon, hindi pa po pwede. Actually, may isa sa mga initial case sa Pasig, galing po ng hair salon. Computer shops,
Nagbebenta ng computer pwede, pero yung computer shop for gaming, oh, wala naman, hindi po pwede. Oh, kasi ano yun eh, computer shop, hindi ka naman magsistay doon ng 5 minutes lang eh. Yung mga, lalo na yung mga gaming. Diba, hindi ka naman pupunta doon, yung mga bata, hindi naman uupo doon ng 5 minutes lang eh. Mahina ang isang oras sa computer shop, so mataas ang risk of transmission ng ating virus. No computer shops. Music in sports shops, yes. So 50%, again, hihingi tayong tulong sa mall. Yung nabasa ko, hindi daw masusunod yung 50%, pero yun yung patakaran na binabasa atin ng IATF. Sana sumunod po ang lahat. Alam ko naman po, lalo na yung mga nasa mall natin, susunod at susunod din po yan. Yung mga optical, anong optical? Mga, yes. Magbukas po, pwede ba kung ano, pwede na po sila magbukas. Mga dentista, ayan. Kailangan mo na magpa-dentista. Kasi mag-toothbrush ka kasi para hindi ka nagka-cavities. Ayan. So, okay. Private use of gym sa mga condo, kung common areas po ng condo, pasensya na po, hindi pa rin pwede. liquor ban, yes. Kung meron kayong natira pang liquor dun kayo sa loob ng bahay ninyo, hindi naman po kayo, ano, hindi naman po yun sakop eh. Public places yung ano natin. Ngayon, pasensya na ho. Alam ko karamihan po sa mga Pasigueño, karamihan sa mga nanonood dito ngayon, mababait, sumusunod, hindi magugulo pag umiinom. Pero samahan niyo po ako pumunta, hindi ngayon na kasi quarantine yun, pero punta po tayo sa mga ibang lugar dito sa Pasig. Talagang may nag-uinuman sa kalsada. Pag nagiinuman na sa kalsada, napakahirap na i-control. So, hindi pa rin natin pwede i-lift yung liquor ban. Pasensya na po. Dun sa mga masunurin naman, sa mga mababait naman, pasensya na po kayo. Hindi pa natin pwede i-lift yung liquor ban dahil iniisip po natin kung ano yung magiging mas maganda para sa nakararami. Again, alam ko po karamihan, sumusunod naman, maayos naman, sa bahay, sa loob lang ng bahay, gustong uminom o iinom sa loob lang ng bahay. Kung meron pa kayong available na liquor, hindi ka lang kayo pwede bumili. Kung meron, pero kung may stock pa kayo, pwede kayong uminom sa loob ng bahay ninyo in private areas. Pero hindi po natin pwede payagan sa ngayon ng pagtinda ng alak sa mga convenience store pati sa iba't ibang tindahan dahil tinitingnan natin yung mas makabubuti para sa nakararami. Na kung i-lift natin yung liquor ban, mahihirapan po masyado yung mga peace and order officers natin na rumonda, mahihirapan po sila i-control yung mga nasa labas ng bahay, nasa na nagiinuman sa labas ng mga tahanan nila. So kailangan alamin po natin yung hindi lang yung demographics pero yung nangyayari po sa ground. So pasensya na po yung mga gustong mag-inuman na, hindi pa rin po pwede. So I think more or less yun po yung ano. Ngayon yung mga area, yung mga allowed persons outside of residence, yung mga nabanggit ko kanina. Hindi ko yata nabanggit BPO pero alam niyo na naman yun. Basta dala niyo po yung ID ninyo, company ID ninyo. Okay na po yun. Wala naman pong special ID. Hindi na nga kailangan, iba, yung PLP, iba yun eh. Yung PLP, pagbibili ka lang ng gamot o ng pagkain, yun yung permit to leave premises. Pero kung BPO worker kayo, kung nandun kayo sa mga nabanggit kong employment, lahat ng pinapayagan, mula equipment store hanggang lahat-lahat, dalhin nyo lang po yung company ID ninyo, ayos na po yun. Or kung wala kayong company ID, certification of employment o kung ano man nang meron kayo, okay na po yun. Okay? I live in Pasig and work in Cainta. Company ID, hindi po PLP yung para sa trabaho. Again, permit to leave premises or PLP natin, yung binigay po sa bawat tahanan ng mga PNP natin o ng kapulisan natin, para po yun sa mga bibili ng pagkain. Para po yun sa mga bibili ng gamot. Pag emergency naman ho, hindi na rin po kailangan kasi emergency nga. Okay.
For work, papuntang trabaho, hindi po PLP ang kailangan, company ID ang dalhin ninyo. Ganun din po yung mga frontliners. Hindi ko na binanggit lahat yun kasi obvious naman po dapat. Dapat alam na natin kung ikaw po ay nurse, doktor, may kasama na po yun. Welcome pala sa mga bagong healthcare workers ng Pasig. Kakapirma ko lang po ng mga kontrata nila, mga contract of service natin na mga empleyado. Meron tayong apat na bagong respiratory therapist, meron tayong isang bagong nursing attendant, siyam na medical specialists, siyam din na general practitioners, tatlong radio technologists. So ito po yung mga bagong healthcare workers natin na contract of service. Maraming salamat for stepping up. Alam ko pong hindi magiging madali yung trabaho ninyo. You're taking an additional risk. Pero tinanggap nyo yung hamon ng COVID-19 para makatulong po sa ating bayan. Maraming maraming salamat sa mga bagong health workers ng Pasig City. Next, okay. May mga common questions pa ba kayong nakikita? Hindi ko nababasa lahat ng comments eh. Tricycle, jeep, at angkla. Anong angkla? Ay, angkas. Iba yun ah. Angkas ko. Angkas. Ayun, angkla. Tricycle, jeep, at angkas. As of now, hindi pa po siya pinapayagan. Yung tricycle na isang pasahero at special trip, titingnan pa po natin. So I will make the announcement kapag alam ko na at alam na namin kung papayagan po siya ng ating national na pamahalaan. Pero yung jeep at angkas, hindi pa po pwede. Pati yung mga naka-back ride, pasensya na po, hindi pa tayo pinapayagan sa ngayon. Okay? Hindi po, yung permit to leave premises, valid po yan hanggang matapos ang quarantine. So, yun po. Hindi na po magibigay ng bago. Ano po yung permit to leave premises, yun na po yun. Okay. Hindi ito permit to leave premises, nahawakan ko lang. Okay, yung mga common, ano pa? So, sa ECQ, MECQ, na medyo okay na po. Yung mga bagong, ano, yung mga bagong dating lang at ngayon pa lang po nanonood, i-rewind nyo na lang po mamaya yung tungkol po sa ating Modified Enhanced Community Quarantine. Yung PIO naman natin, yung verified, ha, check nyo po muna kung verified yung account bago nyo po sundan. Kasi marami pong fake ngayon. So, marami tayong mga, hindi naman po nawawala na yata yung ka-fake newsan sa ngayon. So ito po, ay tingnan natin yung verified account. So kung Vico Soto, tingnan nyo, may blue check ba yan? Yung PIO account natin, tingnan nyo po kung may blue check yan. Yung mga page naman po, ng yung page po ng Pasig, nasa ano po, bawal, si Rob nag-private message pa, bawal po ang angkas sa ngayon, hindi pa pinapayagan ng IATF. Ayan, ano, so, okay, so I think, parang nasagot na po natin yung mga tanong tungkol sa Modified Enhanced Community Quarantine. Alam ko po marami pong nalilito yung nagtatanong tungkol sa public transportation. Paki-rewind na lang po mamaya yung video para hindi na po umulit dun sa mga kanina pang nakikinig. Okay, so ngayon po, pag-usapan naman po natin yung Social Amelioration Program. Tayo po mga Pasigenyo, excuse me, medyo nadadry na ang aking throat. Social Amelioration Program, yung sa national, more or less tapos na po tayo doon. Ano? Ilan na lang yung naiwan. Ito yung mga hindi mahanap, mga na-delist, pinalitan, tapos hindi pa rin mahanap yung mga, ano, so may mga ganong kaso. Pero ilan lang po yun. 99%+ na po tayo dyan. Halos lahat naman po nabigyan. Alam ko po nagkaroon ng mga problema sa listahan ng National SAP or DSWD SAP. Hindi ko po natanggi yun. Alam po namin may mga naging problema. Meron po tayo ngayon under investigation. Meron po tayong nahuli na dalawang beses kumuha.
So under investigation na po siya. Pagka ayoko pong sabihin, nandito po yung papel niya eh. Pero isa pa lang po ito. Marami po sila, no. Ito po yung hawak ko ngayon. Bali, dalawang beses kumuha ng national SAP, tapos kumuha pa po ng supplemental. O, manluloko. Ay, hindi ko po pwede banggitin yung pangalan niya ngayon kasi mamaya tumakas o hindi na namin mahanap. Ano? Pero sigurado po ako makukulong yung taong yan. Okay. So, ngayon may mga iba kasi sumusubok eh. Sumusubok na. Kumbaga, may mga ibang tao na konti lang naman sila eh. Pero, siyempre, hindi po siguro mawawala. May mga tao na gusto man lamang sa kapwa. Alam naman na isang beses lang dapat kumuha ng SAP. Malinaw naman yung rules, nakasulat naman sa form yung rules, naririnig nyo naman sa balita, 24 hours man yan o TV Patrol, nakikita nyo naman po eh, nasa social media, nasa PIO page, again, nakasulat sa form, bago ako humuha, pipirma ka, nakasulat dun na isang beses ka lang dapat kumuha, pero may mga ibang tao, susubok siguro at susubok naman lamang sa kapwa. Sana maisip nila, pag may natatanggap sila na hindi para sa kanila, ibig sabihin, may ibang nawawalan. So, ito po, nananawagan ako dun sa mga manduloko, mandurugas, huwag nyo na po gawin, pero kung talagang pipilitin ninyo, mahuhuli kayo. Siguro sa 10 manduloko, baka may isa o dalawa na makatakas, baka hindi namin mapansin, pero karamihan po, nakalista po kasi lahat yan eh. May picture pa, di ba? Pagka kukuha ka ng SAP, may picturean ka pa. Mahuhuli at mahuhuli. So, maaring akala mo, nakatakas ka, nakalusot ka. Pero sa totoo, hindi po. Mahuhuli at mahuhuli po yan. Pati yung mga nag-splitting. Marami na kaming nababalitaan, marami na kaming ebidensya. So, wag na natin gawin. So, national SAP, basically, tapos na tayo doon. So, ngayon po, nag-iikot na yung Pasig Supplemental SAP na teams natin. Ano po ulit yung mga Pasig Supplemental SAP? 8,000 sa bawat pamilya Pasigenyo na nangangailangan. Gusto po natin tulungan ng lahat ng pamilya na natamaan ng krisis na ito. Alam naman po natin, lahat tayo in one way or another natamaan tayo. Ngayon po, merong mga na mas natamaan, mayroong mga okay pa naman o financially okay pa naman, nasa sa inyo na po kung tatanggapin niyo o hindi yung ayuda. Pero sana wag na po natin gamitin yung argumento na taxpayer naman ako kaya dapat kunin ko tong ayuda na ito. Hindi po, ito po ay para dun sa mga nangangailangan. Diba, yung ginamit ko ng halimbawa anong nakaraan, kapag may sunog, siyempre, yung bumbero natin, may mga uunahin na lugar. Diba? Kung isang lugar na susunugan, yun po yung dapat puntahan ng bumbero. Kung di naman po nasusunog yung bahay, bakit po bubombahan ng tubig ng ating bumbero yung bahay na yun? Hindi naman po katwiran sa lahat ng pagkakataon nyo. Ay, taxpayer din naman ako. Meron tayong needs. This is, ito po tandaan natin. Ito pong nangyayari ngayon. Ito pong nangyayari sa kasalukuyan. These are the biggest relief operations that our city has ever seen. First time po natin, sa lifetime natin, first time po tayo magkaroon ng krisis na lahat po natamaan. Lahat ng pamilya, lahat ng mamamayan natamaan ng krisis na ito. 250, 260, or maybe 270,000 families of Pasig, 800 plus thousand citizens of Pasig, lahat po yan natamaan. So, sana maging mapasensya po tayo. Sana maunawaan po natin na hindi po talaga ganun kadali yung ginagawa ng ating lokal na pamahalaan. Pero dito po sa Pasig, blessed po tayo dahil kaya po natin yung supplemental SAP. At nasa sa inyo na po kung tatanggapin nyo po yung tulong o hindi. Pero sana, lalo na po yung mga kapitbahay ko, yung mga may kaya naman sa buhay, nakakaluwag po sa buhay, ay isipin po natin ng mabuti, kailangan ko ba talaga ito? Financially, nahihirapan na ba ako? Kailangan ko ba tanggapin yung 8,000? Kung ang sagot niyo po ay oo,
maniniwala po kami sa inyo dahil alam po namin lahat talaga ay marami po talaga ay natamaan, lahat po natamaan, pero yung iba mas nangailangan kaysa dun sa iba rin. Ano. So, kayo na po bahala kung tatanggapin niyo po o hindi. Ito po yung kausap ko, yung mas may kaya ng konti. Ano. Kung kayo naman po ay dun sa no work, no pay, dapat lang po na makatanggap po kayo ng gantong klaseng ayuda. Hindi po ganun ka bilis na maibababa po natin ito sa lahat ng pamilya ng Pasig. Pero hayaan niyo pong explain ko sa inyo as simply as I can yung proseso natin dito sa Pasig Supplemental SAP. So, itong nakaraang mga araw, sinubukan po natin, nag-pilot run po tayo ng Pasig Supplemental SAP. As of now, nakaka mga 20,000, no? 22,000 na pamilya ang nabigyan. Tama? 22,000? Nasa mga 20, more than 22,000 ang as of yesterday pa yon. So siguro ngayon mga 30,000 na. Pero doon na muna tayo sa 22,000 as of yesterday ay nabigyan na po ng Pasig Supplemental SAP. So less than 10% pa lang po yung nabibigyan. Magandang pace naman po. Ano, nung umpisa, medyo mabagal po tayo. Pero habang nakikita naman natin paano pwede mag-improve, ano yung pwede natin gawin, binibilisan, bumibilis po yung proseso. So, ang ginagawa po natin, kasi alam nyo, 200 plus thousand, 260,000 families of Pasig, tinanggal po natin yung mga nakakuha na ng National SAP. Diba, gusto natin matulungan lahat eh. So, yung mga National SAP, malaki din naman po natanggap nila. Nakawalong dibo na rin po sila, tinanggal na natin. Yung mga nakatanggap sa mga ibang programa ng national na pamahalaan, tinanggal na rin po natin. Dahil ang gusto po natin ay matulungan ang mas maraming pamilya na nangangailangan. So, again, yung mga iba po, nakatanggap ng 2 beses, pero may mga iba nagsusoli naman. Yung mga iba ho, yung talagang sinadya, yung talagang nanloloko, ano, nanlalamang sa kapwa, ay mahuhuli din po natin yan pagkatapos lahat. Pag nagliliquidate na kami sa dulo, makikita at makikita po yan. Again, warning na po yan sa mga susubok pa rin. So, ito po, 200 plus thousand. Sabihin na natin 260,000 families of Pasig yung mabibigyan sa Pasig Supplemental sa lahat ng mga hindi nakatanggap ng national na ayuda. So, more or less, nasa 150,000 families po yan. Ngayon ho, tinatanong po ako, at tinatanong po kami, ano yung listahan na ginagamit? Di ba lahat bibigyan, lahat gustong bigyan? Bakit may listahan pa? Bakit hindi na lang pagbaba ng team, hindi na lang bigyan lahat ng bahay? Kung gawin po natin yun, na talagang dala na lang yung pera, bibigyan, magkakagulo po tayo noon. Magkakagulo po tayo sa pila, walang sistema. Magulo po yun. Isipin nyo, 150,000 families, baka dumugin yung mga pagador natin, hindi po efficient yun. So kailangan po may pagbasihan tayong listahan. At yung best list po natin na available, actually yung only comprehensive list na available po sa atin, ay yung listahan na nanggaling sa Pamaskong Handog. Ang estimate po natin, 97 or 98% o baka higit pa na pamilya sa Pasig, nakatanggap po ng Pamaskong Handog na sa listahan po na master list po natin. So doon po kinuha yung master list natin sa Pamaskong Handog. Ngayon, ang tanong, paano po kung nung panahon ng Pamaskong Handog, hindi po nakakuha? Wala po sa listahan, wala sa ating master list. Mag-message po kayo sa Ugnayan sa Pasig at Ugnayan sa Pasig official ba? Ron, yung username niya. Ayan. At official Ugnayan sa Pasig. Yung username niya sa Facebook, pwede rin po kayo tumawag sa 8643-1111 tapos magpa-connect na lang kayo sa Ugnayan sa Pasig. Again, 8643-1111 and then magpa-connect kayo sa operator sa Ugnayan sa Pasig, Monday to Friday, office hours po yan. Kung hindi po kayo nakatanggap ng Pamaskong Handog, magpalista po kayo sa Ugnayan sa Pasig. We-verify pa rin po namin, again, house to house po yung distribution natin ng forms, ano?
pati po yung distribution natin o pamamahagi natin ng assistance mismo na 8,000. Ayan po, yan yung magiging sistema natin. Uulitin ko po. Ang basihan natin yung listahan sa Pamaskong Handog. Dahil kung wala po tayong listahan, imagine nyo na lang po paano tayo mamamahagi sa 150,000 families. Napakagulo po nun. So para maging maayos, manatili ang kaayusan, 150,000 families, meron po tayong master list, ang basis po, Pamaskong Handog. Kung kayo po ay nakatanggap ng Pamaskong Handog, malamang nandun po kayo sa master list natin. Maghintay-hintay lang po tayo sa ating mga tahanan. Makakarating po ang mga team natin at ang pagador natin. Kung wala po kayong natanggap ng Pamaskong Handog, magpalista po kayo sa ugnayan sa Pasig. 8643-1111. Sabihin nyo lang po sa operator, ugnayan sa Pasig. Magpalista po kayo. We-verify po natin sa second batch ng distribution ng Pasig Supplemental SAP, isasama po namin kayo. Dahil gusto nga po natin, available po ito na assistance sa lahat ng pamilya Pasigueño na hindi nakatanggap ng national na ayuda. Katulad po ng national or DSWD SAP. So, mga 20,000 pa lang ang nabibigyan, 150,000, more than 10% na pala. More than 10% na pala ang nabigyan. Opo, huwag na po tayo pumunta sa City Hall. Okay, wala po mangyayari kung dumugi natin yung City Hall. Okay, so i-message nyo na lang po sila sa Facebook, Ugnayan sa Pasig, or para mas sigurado po tayo, tumawag na lang po tayo dun sa hotline na nabanggit ko na para maging maayos po. Ano? Again, blessed po tayo dito sa Pasig. Sana ma-appreciate po natin ang ating lokal na pamahalaan, kasama po siyempre yung Sanggunian Panlungsod natin na nag-approve po ng supplemental SAP na ito. Nahanapan namin ng pondo, ginawa namin ng programa, nagdisenyo kami ng programa, inaprubahan ng Sanggunian Panlungsod. Ini-implement natin ngayon na mamahagi na po tayo ng 8,000 pesos para po dun sa mga hindi pa nakakatanggap ng ayuda. Lahat po, pupuntahan natin. O, may nagtatanong, lahat po ba ay kasama? Kayo na po ang sumagot ng tanong na yun. Ayan. So, ayun ho. Tingin ko ay nasagot na po natin yung tanong. Meron pa po ba mga common questions sa ating... Ayan. Medyo, hindi ko naman po sinasabi na paulit-ulit yung mga tanong. Pero, yun na nga po, medyo common na yung mga tanong. Ano, tingin ko, nasagot naman natin. Kung hindi niyo po narinig yung sagot sa tanong ninyo, siguro rewind po kayo ng konti. Okay, yung mga... 99% complete, bagong katipunan, ito pinakamaliit na barangay sa Pasig, ano, bagong katipunan, Buting, Sagad, San Jose, San Nicolas, Santa Rosa. So yung mga maliliit na barangay, karamihan po natapos na natin. Kung hindi po kayo nakatanggap, tumawag na po kayo. Tomorrow, matatapos natin, bukas, matatapos na yung Oranbo, Santa Cruz, Sumilang. Sa malalaking barangay, nagsisimula na rin naman tayo. O, nagsimula na rin tayo. Okay. So, meron pa ba tayong gustong i-announce, iparating sa mga, ano? Okay. So, magbabasa-basa lang ako ng comment. O, yung mga ibang tanong, pa-rewind na lang po. Para hindi naman po mainip yung mga bagong... ay yung mga kanina pang nanonood, ano? Maraming salamat po kay na Ma'am Marilu, kay Miss Amy. Miss Jinky, Sir Julio. Mariwanan po ng sama. Bakit? Yes, yung mga tumanggap na po ng DSWD SAP, huwag na po kumuha. Dahil kung kumuha po kayo, ipapasolid din namin yung pera. Kung nakita namin na merong panloloko na involved, eh, malamang sa hindi, makukulong kayo. Ayaw naman natin mangyari yun. Pero, pwersa tayo kung ganun ang ginagawa po ng iba.
Yung mga nagsasabing nalaktawan po kayo, hindi po talaga kayo nalaktawan, basta nasa master list po kayo. Hindi naman po yan na siguro yung iniisip nyo na dapat rota nila, maaaring iba yung ginawang rota ng mga team leader natin. Kasi ginagamit nila yung master list eh. Again ho, kung walang master list, napakagulo po nun ha. Kung wala pong master list, edi dudumugin po yung mga team natin. Baka magpapanggap na dito nakatira, pero hindi naman, hindi po pwede yun. Talagang ginagamit nila, parang mapa yung master list natin. Yun yung parang ginagamit nilang mapa. Salamat, Miss Rona. Ingat din po kayo. O yung nagsasabi, kung busy po yung ugnayan nung time na tumawag po kayo, pasensya na ho, baka talagang wala nang linya na available. Pero subukan nyo lang pong tumawag ulit. Basta office hours naman po kayo tumawag. Gantong oras po, wala na pong, baka wala na pong sumagot ng phone. Minsan meron pa rin, pero office hours na lang po tayo tumawag. Mga 3, 4 p.m. yan, di po masyado marami yung tumatawag. Usually umaga eh. Okay, good evening din po. Salamat kina Ma'am Kelly, Sir Eric, kamusta kayo dyan? Yung tatanong po, resume sa work, construction sites, factory. Tanungin na po directly yung employer ninyo. Ano? Pero may instructions naman po ang ating IATF, hanggang 50% sa workforce pwede na magtrabaho doon sa mga manufacturing plants, mga factories po natin. So alam natin, medyo nahihirapan na rin tayo. Ano? Marami sa mga kababayan natin, nahihirap na rin. Di na alam kung saan kukunin ng susunod na pambili ng pagkain. So maganda naman po ito. Siyempre medyo kinakabahan din tayo, baka biglang dumami yung close contacts, mag-spike na naman ito. So pero gagawin po natin ng lahat. Kasama po yung quarantine facility natin sa susunod na pagkakataon ko na lang po ikukuwento sa inyo. Yung healthcare interventions natin more aggressive than ever. Pati po yung sa testing more aggressive than ever tayo. Kaya maraming salamat sa lahat ng tumutulong, sa mga sumusuporta. Ito po, may isang tumutulong sa atin. Kaya ko lang po babanggitin ngayon dahil gusto ko pong ipamahagi din sa inyo. Kasi ito po, meron pong nagbigay sa atin ng mga, ba tawag dito, voucher, coupon, panang Food Panda. So ito po, sino pong mabibigyan natin ito, at least sa isa o dalawang meal, makaka-stay at home kayo. Na magpa-deliver na lang po kayo ng pagkain. So, baka makita pala yung code na, no? I-fold ko na lang. So, ito po. Yan, naka-fold po siya. So, ang tanong, paano ko pipiliin? O, magsusulat po ako ng number. Tapos, hulaan po ninyo. Sino unang tumama? Sa kanya po itong 1,000 pesos ng Food Panda voucher. So tingnan niyo na lang po sa website ng Food Panda kung paano. Anong number gusto mo chat? O 2 digits. Sino pong una? Tapos ay pa-private message na lang ni Ron para i-send po yung code. So may code lang po 'yan, ano. Yan, ito po yung tinatakpan ko ngayon. Yan, yung tinatakpan ko, yan po yung code. So, isi-send lang sa'yo sa private message ni Ron. 2 digits. 2 digits. Yan. Sa likod po ng card na to, sinulat ko po. 2 digits, bibigyan po natin ng 1,000 pesos worth. So, hulaan nyo na po sa comments. Ayan. Ron, sabihin mo sa'yo pag may nakita ka na. 2 digits. So, from 10 to 99. Kung sino pong makakuha ng tamang number, yan po ang bibigyan natin ng Food Panda vouchers worth 1,000 pesos. Si-send lang sa inyo. Yun, yung malaking tulong daw, yung mobile palengke at barangay coding. Salamat po. Yan, ginagawa po natin ang lahat na makakaya natin. Yun yung tatanong tungkol sa tricycle, pa-rewind na lang po ng konti. Meron na po? Wala po po. May sumusubok na ba? Meron lang sumusubok po. Ano pong ano? Late yata pumapasok dito yung comment.
Saan ba yung bago? Ayun, 12. Mali po ang 12. Higher, higher. 13. Higher, higher. 20. Ba, iniisa-isa talaga nitong si Maki, ha? Madugas, ha? Meron puro taga DRM sila. 96. Mali. Lower, lower. Meron may hula dito. Tingin ko tama. Ano? Wala pa. Si Kurt, 28. Mali po. Higher. Higher. Isang listen. Opo, yung sa Summerfield, bali isang distribution lang po yung nangyari doon. Hindi ko po alam yung sa barangay, ano, pero kasama naman po kayo doon sa supplemental SAP natin. So, 8,000 pesos naman po yun, bawat pamilya. 26, higher! O yung mga ano pa, uhulaan na kayo para 40, higher pa. Nakasulat po yung number dito. Hindi ko na ba, 45, higher. 71, higher. Dapat yata 1 to 10 na lang ginawa kong laro. Kaya ganun pa. 62, higher nga. In order ba pumapasok tong comments na to? Ito ba? Sa inyo po. Bakit mo lang naman? 74. Higher pa. Bilisan nyo naman. Ginagabi na po tayo, no? Okay. Sige, kung hindi nyo po makukuha, aalis na po ako. 88, lower. O sige na nga, between 80 and 87. Kung hindi nyo pa makuha. May nandadaya pa dito. Kala nyo, hindi ko nakita yun, ha? 85, lower. Grabe si Maki, naka... Maki! Naka-30 hula ka na, hindi mo pa nakuha. Between 80 and 80. Ito na po, oh, kung sino na pong mauna. Ayan. Meron, wala pa. Ayan na po, ha? Kung sino pong mauna. Kung sinong unang makita. Baga, si Sarah pa rin. Na. Si Sarah. Yung mga nandyan sa office dyan, disqualified kayo. Ano ba yan? Si Maki, 92. Pinakita ko na mali pa rin. Si Maki, kawawa na. Maki, 82. Oh. Pero for the effort, give me a second. For the effort, sino, ano apelyido ni Maki? Ayan. So, Sir Maki. Aricheta. Aricheta. Ayan. Sige. So, kung sino lang po yung una namin nakita, kasi si Maki. Napakabilis umaakit yung comments. Hindi ko po talaga nababasa lahat ko. Kung sino lang po yung na-champuan natin. Berna, this... Nandiyan ka lang sa... Ay nako, Berna. Disqualified. Disqualified. Ikaw pa ngayon ang magbabayad, Berna. Yung mga frontline services po natin, yung tatanong kung bukas yung Toro para sa renewal, sa ngayon hindi pa po dahil naka-skeletal workforce lang po tayo. Okay, so 1,000 pesos. Si Sarah. Si Berna, dami po, man. Si Ewin may gamit. Yan. So, paano na naman? Ito, next question. 1,000 pesos po ulit. Si Maki na po ito. Oo, si Maki na ang panalo. Si Maki na po ito. Naiyak ako dun, ha. Next question. Total, sikat ngayon si Michael Jordan. Kailan ang birthday ni Michael Jordan? Ngayon, si Michael Pedro Jordan, taga Barangay Sumilang. Ay, hindi. Michael Jeffrey Jordan. Kailan po ang birthday ni Michael Jordan? Sigurado may mga fans dito. Ang kulit ng mga tao dito. Ayan po. Saan ba yung mas bagong comment? Yung nasa taas o nasa... nasa taas po.
Kailan po ang birthday ni Michael Jordan ng Chicago Bulls? Parang masyadong matagal. Yun! Si Charlie pa nandiyan. Eh, ikaw to eh! Ano ba yun siya? Mag-donate ka ng plus 500. Si Sarah ba ito na ano? Opo. Yan, si Sir J. Cho, February 17, 1963. That is the correct answer. J. Cho, sa'yo po mapupunta ang 1,000 pesos na gift certificate or ano, sa promo ng Food Panda. Thank you. May sumagot. February. Okay, very specific. Ano? Si Ewin pa. Si Kurt nanonood. O isa sa ano, mga laging pumupunta dito sa Pasig para mag-report. Yung Kurt TV. Papanood ko minsan yung mga video nila. Saka yung ESE. SN News Star. Ayan. Wala, SN News. Yun yung mga hindi natin official na ano yan, mga video. Pero na-appreciate naman natin kasi in-feature nila yung mga ginagawa natin sa Pasig. So salamat kina Kurt TV, SN News Star. Ayan. Okay, last. Jai, anong gusto mong tanong na trivia sa kanila? Last, isa pa. 1,000 pa ulit. Yan. Hindi, tanongin mo na lang kung ano yung title ng kanta inabot. Yun, o. Oh. Ano yung... Huwag niyo yun. Matagal yun. Maganda yun. Tingnan natin kung sino mo bilay. Special mention po. Miss Mariano. Tapos na po tayo. Tapos na po yung mga announcements ko. So... baka yung iba dyan magluluto na o ano, okay na po. May huli na lang po tayo na question para sa ating Food Panda voucher. 1,000 pesos po ulit. Nag-iisip lang po si Ma'am Cha ng katanungan. Ano pong gusto niyo i-trivia? Nag-iisip pa siya. Transport? ano? Hindi, makakahulay. Mga taga City Hall lang din eh. Birthday ko? Wala akong birthday. Wala akong birthday. Okay. Ano ang scientific name ng panda? Hindi ko rin alam. Paki-Google naman. Sino unang mag-type ng scientific name ng panda? Dali lang dito. Ay, grabe. Hi, Sir Vince. Kumusta? Mag-send ng email. Sige, hahanapin po namin. Ewin, yung mga nagsisend ng email. Pasensya na, sobrang dami po talaga yung nagsisend ng email. Minsan naka-isang 1,000 po kami. Pero as much as possible, minitry namin gawin yun na mas... makasagot na mas mabilis. May mamili daw tayo sa Bumble Challenge. Kasi sino man nanalo. Mhm. Yung mga mahilig sa TikTok diyan. Yo. Okay na lang po, guys. Bumble Challenge. Eh, tama ba 'to? Sabi ni sila lang din sumasagot eh. Ito po si Rosalinda. Rosalinda Lisboa, Aluropoda Melanoleuca Love you. Ay, hindi na pala kasama yun. Loko ko na tingin Ma'am Rosalinda eh. Pero tama po kayo, Ma'am Rosalinda. Rosalinda ay amor. Alam niyo ba? 90s. No. Congratulations. Ayan. Okay, sige, tama na. Okay, last questions.
Chocolate? Yung mga kasama ko dito, masasayang tao. Ayan. Si Sarah, ang daming sagot ba? Pwede po ba bumiyahe sa Pasig with kids gamit ang private car? Ang tanong ho kung bakit. Kung papunta kayong ospital, kasi kailangan magpa-check up ng bata, okay lang. Pero kung bibili po ng pagkain, pupunta sa mall, bawal po. Dahil pwede ka lang pong lumabas, bumili ng pagkain, pumunta sa mall, kung meron kang PLP. So again, ano po ito, ano? Depende kung anong sabihin din sa atin ng IATF. Baka may bago silang guidelines na ibababa po sa atin. Titingnan po natin, mag-a-adjust po tayo. Pero sa ngayon ho, bawal po. So ganun pa rin po, again, yung mga reminders natin, ano, na itong virus na ito ay kumakalat po sa close contacts. Yung bang kapag meron kang kausap o kakatabi na meron pong virus, dun po kayo mahahawa. So iwasan po natin yung matataong lugar, lagi po tayo maghugas ng kamay. Paglalabas po tayo ng tahanan, panatilihin po natin yung at least 1 meter distance sa ibang tao. Magsuot po tayo ng face mask. Meron na po tayong ordinansa sa Pasig na ipasa na ng Sanggunian Panlungsod yung sa kailangan magsuot ng face mask pag nasa labas ng tahanan. Huwag natin kalimutan, dun po sa maliliit na detalye o maliliit na kailangan natin gawin, ito po yung pwedeng mag-save ng lives natin. So wag po nating maliitin, ano? Ito po yung mahalagang gawin natin. Lahat po ng pwedeng gawin, health interventions, ito po yung bago nating mga pinag-uusapan, modified enhanced community quarantine. We will continue to do our best. Yung lokal na pamahalaan, ginagawa po ang lahat ng mga kaya. Pero muli po, yung sa social amelioration natin, yung sa supplemental SAP, we try to do it as fast as we can, pero sana maintindihan po ng lahat na hindi po talaga ganun kadali ang magkaroon ng or pagbibigay ng ayuda o ang relief operations para sa 800,000 plus na tao. Pero nagpapasalamat naman po ako sa inyong lahat, sa karamihan po ng mga Pasigenyo na lagi pong sumusunod sa ating mga instructions o sa mga patakaran na ibinababa po natin. God bless you po. God bless us all. Sana ay lahat mag-cooperate, magtulungan po tayo. Dahil kung magtutulungan po tayo at magkakaisa po tayo, mas mabilis po nating malalagpasan ang krisis sa COVID-19. Maraming salamat. Have a good evening. Kain po kayo mabuti. God bless po. Hanggang sa susunod. Maraming salamat po.